escalated quickly. Magandang araw mga idol! For today's video, ay gagawa na naman tayo ng isang maikling review tungkol sa SR Sunter Duralux. Ang SR Sunter Duralux ay isang high-performance front suspension fork, o kung tawagin sa ating pananalita ay tinidor. Ang intended purpose nito ay para sa trail riding at enduro racing. Ang SR Sunter Duralux ay mayroong 36mm na stanchions, at ang fork travel naman nito ay naglalaro simula sa 160mm hanggang 180mm, depende sa model na iyong kukunin. Ang fork na ito ay kilala bilang isa sa mga mahuhusay na enduro forks under the budget category, dahil sa performance at durability nito. Kung kaya, isa ito sa mga popular na pinagpipilian para sa mga enduro riders na nagbabalak mag-upgrade ng fork. Ang isa sa mga features na tinatampok ng Duralux ay ang stanchions nito, na may diameter na 36mm. Ito ay nahahanay sa mga mamahaling forks katulad ng Fox 36 at sa iba pang mga mamahaling brands. Ang 36mm na stanchions nito ay nagbibigay ng matibay at nararapat na stiffness para sa mga rough and rocky trails, kung saan, karaniwan ito sa mga dinadaanan ng mga riders sa mga enduro races. Dumako naman tayo sa internals ni Duralux o kung ano ang mga nasa loob ng stanchions nito. Ito ay mayroong upgraded sealed air spring at hydraulic damper. Unahin natin ang damper nito. Mayroon itong dalawang klaseng damper cartridges na pwedeng pagpilian, ang R2C2 at RC2, depende sa model na iyong kukunin. Ang R2C2 cartridge ay mayroong high-speed compression, low-speed compression, high-speed rebound, at low-speed rebound adjustments. Samantala, ang RC2 naman ay mayroong high-speed compression, low-speed compression, at low-speed rebound lamang. Sa mga nabanggit na adjustments, pwede mong i-fine-tune si Duralux na naaayon sa iyong nais na performance. Dumako naman tayo sa air spring nito. Ang air spring ni Duralux ay mayroong positive air spring at negative air spring. Automatic na nag-a-adjust ang negative air spring nito, na tinatawag na EQ system, o equalizer system ni SR Sunter. Ang negative air spring ay nakakatulong sa pag-provide ng balanse sa suspension system ng bike. Ito ay nagbibigay ng additional support para maiwasan ang pag-bottom out ng fork, at karagdagang sensitivity sa mga maliliit na bumps sa trails. Kung titingnan nyo ang video, talagang makikita natin na sensitive si Duralux sa mga maliliit na bumps. Kapansin-pansin, na agad-agad at mabilis ang play ng fork pag nakakasalubong ito ng mga maliliit na bato o di kaya naman, ay mga lubak-lubak sa dinadaanan na trail. Kung mapapansin ninyo sa video, ang trail na dinadaanan natin ay walang mga jumps at drops, kaya, hindi ko maipapakita sa inyo kung paano iyon nahahandle ng fork. Pero, nasubukan ko na mag-ride sa local enduro trails dito sa aming lugar gamit ang fork na ito, at masasabi kong maganda at maayos ang performance nito kumpara sa dati kong ginagamit na fork. Pero, ang madalas na sinasabi ng karamihan, mahal ang mga ganitong klase ng fork, at hindi naman talaga kinakailangan na magkaroon ka ng mamahaling fork para makapag-trail. Sa katunayan, ako ay sang-ayon dito dahil, galing din ako sa isang budget-friendly fork, ang Weapon Cannon. Pero dahil madalas akong naglalaro sa mga downhill trails dito sa aming lugar, minabuti kong magkaroon ng fork na nararapat sa mga trails na niraride namin. Ngayon na ang gamit ko ay Duralux, nakita ko agad ang malaking pagkakaiba nito sa aking previous fork. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda ang dati kong fork, pero malaki talaga ang kanilang agwat pag ang pinag-uusapan ay small bump sensitivity. Mas mahusay na nahahandle ni Duralux ang mga small bumps dahil sa negative air spring nito, kumpara sa dati kong fork na walang negative air spring. Kung susumahin, ang SR Sunter Duralux ay maikukonsidera na isang top performing suspension fork, na mayroong maganda, reliable, at nag-aalok ng malawak na adjustability para matugunan kung anumang kailangan ng rider na gumagamit dito. Ito, ay isang ideal choice para sa mga riders na naghahanap ng maayos na performance, adjustability,
at reliability galing sa kanilang mountain bike front suspension, mapa technical trails man, o di kaya ay sa mga high speed rides. Hanggang dito na lamang ang review natin kay Duralux. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli. By the way, sa mga tanang asawa din ha, ayaw mong gasto ko sa ilman na ha. Kaya ang preso ka rin Duralux, kuha lang niya siya. Sa ilman, so 5,000 din siya, 5,000.